Anong kinukuha mo dyan, kuya? Bonito. Ha? Kukuha po kami ng bonito na kami po maulang. Ah, okay. Makukuha kayo ng ano? Snail. Opo. Magkano na yan pag binenta mo? Ay, 10 po, isang dakal ng baso po. Isang kami kumukuha nito. Wala kami kasi nang ulam at bigas. Nagpasat ba? Napita ka ba? Aray ko! Ano ba saan yung pangarap mo? Businessman po. Ha? Businessman. Businessman? Kagaya ng ano? Ano yung ibibenta mo? Ganyan. Ibinta po? Ano yung mga businessman na alam mong gusto? Ha? So gusto mo maging businessman? Opo. Ano nga palang pangalan mo? Jonald po. Jonald. Ilan taong ka na? 11 po. Okay. Po kami maulaw dahil masarap ng karni ko. Ano ba trabaho ni mama mo? Wala po yung trabaho ko sa kan. Sisipka po. Eh si papa mo, anong trabaho? Sisipka din po. Paano yung pag nabenta mo na yan? Anong gagawin mo sa pera? Mga nakakailan ka naman sa isang araw? Magkano ka? Isang araw po? Oo. Nang tira? Oo. Saka kan po. Kanagod po. Ano gagawin mo na lang dito? Iniulap na lang po. Hmm.
Ito lang po yung kuha namin. Dadagdagan pa natin. Baga may pang-ulam na tayo. May luto tayo. Ay, Tricia, yung pangalati ni Awan Gayanti. Bagas tayo, Pai. Gamutan kanya ni Kuwa Antim nga Marina Lola. Tanamang isaang tayong tani, mabising datagita at din nga Kuwa. Hampay nga ng migat. Ay, nandi Kuwa pag-ipagila niya. Tani, hampay nga ng migat sa ating mo. Ating nga yung kamangala iti Kuwa pag-ikanti bagas. Ante mo tanamang kay kanote isaang nga yung panampatalaan. Tanamang pakasika at hagala tayong tukay iti Kuwa. Ilako tayong mabukbuka eh. Mangungutang pa lang ho kayo ng bigas. Opo. Kayo po ang magulang nila. Opo. Opo. Eh, wala kasing makukuha ng trabaho. Nagtsatsaga kami lang po na mangunguha ng mga tulya, ibibinta, iipunin. Kapag maraming nakuha, ibibinta din yung dalawang bata doon pa sa highway. Delikado pa, no? Tapos, kapag may matitira, hindi maibinta, yun ang ilulutuin namin pong ulam namin. Mata na alamon, natay sa angkon, tanong Nay, ano nga ho pala yung pangalan mo? Ako po si Rosalinda. Ilang taon ka na ho, Nay? 51 po. Bali, ilan naman po yung mga anak mo, Nay? 6 po. Bali, asan po yung iba, Nay? Andun po, naghahanap po sila ng mga makakain po. Ikaw, Ading, anong pangalan mo? Tricia May po. Ilang taon ka na? 14 po. Ikaw, anong pangalan mo? Ringel. Ilang taon ka na? 6. Ikaw, Adi? Junal po. Ha? Junal po. Ilang taon ka na? 11 po. 11. Si tatay po, nanay, saan po? Nandun po, tumitingin po sila ng mga makakain po. Ano pong trabaho ni tatay? Magsasaka po. Ikaw po, nanay, ano pong trabaho niyo? Kung minsan, kapag maagang-maaga, nagbubunot ng punla kapag ganitong ang tanghali wala nang hindi na makakita kasi itong isang mata ko. Tapos mahirap pong magkapakapa kapag medyo mainit na po ang araw. So hindi na nakakakita yung kabilang mata nyo, Nay? Hindi po. Yung isang mata ko na lang po pero malabo na po. Napa-check up nyo na ba yan, Nanay? Opo, kaya lang uoperahan po. Hindi po namin kayang pa-operasyon. Dahil malaki po naman ang operasyon na wala akong makukuha mahahanap. Kung ganito po lang trabaho namin, umaasa sa kapag may nagpatanim, umaasa kami doon. Hindi po namin kayanin mahahanap yung 1K po, 100K. Ang pa-operasyon po ng mata ko. So ano pang resulta ng check-up nyo na? Ano daw ang tatanggalin po yung katarata po. Ay. Napa-check up na po, pina-check up po ako ng anak ko.
100k po daw ang kailangan. Operasyon. Opo. Kaya ganito na lang po. Hindi bali, may maakay naman po itong bunso ko. Pinapaano naman niya kung saan ang daan, kung ganitong mainit po ang panahon. Yun na lang po. Dahil sa hirap po ng ngayon, wala pong kwan, sa hanap buhay lang po. Sa pagkain na lang po namin ano, kinukuha. Sa yung hanap buhay ng asawa ko, binibili po namin ng pagkain. Ikaw naman, anong ading, ano nangyari dyan? Bakit ano? Sumasakit po. Hiningi ko lang po to sa kapitbahay namin kasi wala po kaming pambili. Sumasakit ang ngipin mo? Opo. Ano nga palang pangarap mo paglaki mo? Maging pulis po. Pulis? Ano ba yung nakikita mo kay mama mo ngayon na malabo na yung mata niya? Gusto ko po silang matulungan paglaki ko po at pag minsan po, pag wala na po kaming makain, pumupunta po kami dun sa ano, may nag ano po ng palay, nagbubunot po kami ng palay para po may pambili po ng pagkain at saka ano po. Yan, kanina ko pa pala napapansin si Nana na ano, talagang medyo iba yung tingin niya. Oo. Oo. Hindi siya directly nakatingin sa'yo kapag nagsasalita sa'yo. Hindi siya naka-direct na nakatingin. Kaya anong nararamdaman niyo para kay Nana, ganyan na medyo nahihirapan siya sa paningin niya? Lulungkot po. Kasi po nahihirapan pong nakikita ang ina po. Ano po, Nay? Sabi, paano na to kapag ano na malabo na yung paningin ko, hindi ko na makikita. I mean po, hindi ko na po maanoan. Ngayon na alam kong matuturuan po ng ano, tama ang ginagawa niya o kuan, yung sinusulat po niya, hindi ko na po alam. So bali may posibilidad na mabulag si nanay. Opo. Sana kasi yung isa pa lang mata niya, hindi na makakita. Ano? Malabo na rin ito. Ito hindi na po makakita. Ah, okay. Ay, bali isa na lang ate. Tapos malabo pa. Ito lang, malabo. Kapag tinitignan ko yung ano niya, ginaganyan ko na lang po. Kasi parang yung maliit na lang ang naano ko. Naaninag mo. Ginaganong ko na lang. Sa hirap na lang talaga itong mata ko. Eh, sabi ko naman sana ako kukuha ng pang-operasyon, eh, walang-wala naman po kami. Kasi pang ano lang naman po. Hindi ko alam kung pagdating ng araw, paano na pag hindi ko na makita. Eh bakit nanay hindi kayo humingi ng ano, ng tulong sa official government ganyan para sa pagpapa-opera ng mata niya? Ang dami pa po nga si Kasoy, mapipila pa daw, sabi po nila. Eh, hindi ko naman makikita po na ano, kung saan, sabi nila, hanggang ituturo nila, hindi ko naman po mababasa na po. So, ang dami pang etche-boreche kapag ano, hihingi ka ng tulong. Parang may mga requirements pa. Yes, ang dami pa pong pipirmahan, hindi ko na po maanuhan ng magsulat. Na makakabasa na lang po kapag ganito po ang tingin ko. Eh, ang hirap naman po, baka sabihin nilang tagal-tagal mo magpirma, di gagawin mo, sasabihin pa rin sa ano po. Makakatulong po sana. Gusto ko po yung magpira ng mata ko para makita ko ano ko po. Matutulungan. Yan lang naman po. Ako'y nagpapasalamat na lang po dahil
pa kunti na ano, magtatrabaho. Kinakaya ko na lang naman po. Nanti mau kayak mangan? Pasok po kayo dito sa bahay namin. Dito po kami natutulog. Apat po kami dito. At ito pong harang na ito, nilalagyan po ng kumot para po may harang. At saka, dito po sa duyan natutulog ang aking ama. At ito pong mga gamit namin dito sa bahay. Ilan lang. Opo. So, bali napakaliit ng bahay nila. Ganito po kami pababa po kami humiga. Tapos ito po yung paglagyanan ng mga damit namin. At ito po.
Ade, may tatanungin ako. Ano naman yung gusto mo para sa pamilya nyo? Sana po ma-operahan na po si Mama para po makakita po siya ng ano, malinaw po yung mata niya. At sana po magkaroon na din po ako ng cellphone para po pag may emergency po, may kailangan po kaming anuhin. At bali, sa pangangailangan nyo po, Nay, ano po yung ano, importante na kailangan nyo ngayon? Bigas po, para kasi mahirap po ang kung ano, ng mabumili po ng bigas, saka maghanap kung may trabaho ka, pera ka, bili po ng bigas, yun lang po, kulang na kulang po, at saka mga kung ano lang po, yung mga gamit dito na pwede po, yung sana may hindi na lang ganito na hiningi namin sa kapitbahay na pang banig, at saka mga pampo, lagayan po sana ng mga kuwan, lagayan ng mga damit po namin, at saka mga gamit po ng mga anak ko, yun po, at saka yan lang po, mga kulang kami po sa gamit po sa kusina. Yung kung kailangan po namin, may makuan. Opo, Nay. Bali po, Nay, may mga regalo po kaming daladala po para sa inyo. Nagpapasalamat po sa inyong bigay po sa amin. Maraming pong salamat. Malaking tulong na po sa inyo, sa amin po. Opo, Nay. Bali, papasok lang po namin, Nay, para naman makita nyo kahit papaano. Lalo na kay ikaw, Nay, kasi napakalabo na nga ng paningin mo. And so, yan. Pasok lang po namin, ha? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa binigay niyo po. Sana God bless po at matulungan yes, po kayo ng konto. Thank you po. Sige po. Inaprubahan at binigyan na ng 25-year franchise license to operate ng mga mambabatas ang Dito Telecommunications. Ngayon, importante ninyong malaman na 40% ng Dito Telecommunications ay pagmamay-ari ng Chinese state-owned China Telecommunications Corporation. 35% ng Dito Telecommunications ay pagmamay-ari ng isang Chinese, uulitin ko, ng isang Chinese Filipino businessman. Walastek, binenta at tuluyang binebenta ng mga politiko ang mga Pilipino at Pilipinas sa bansang China. Ayan, so ito nanay, ito yung regalo na binabanggit ko kanina. 5 sacks of rice po para sa inyo. Ayan, so pinagbibigay yan ni Comrade Mark at ng ating contributors yes. Po, Nay. Ayan, malaking tulong na rin po ito sa inyo apang araw-araw, Nay. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ma'am. Ako'y nagpapasalamat po at meron na po kaming maisasaing. Hindi na po kami maghahanap po. Pero maghahanap buhay pa rin po kami. Yan ang tama. So, may iipon mo na yung perang mahahanap buhay mo, Nay. Oo, para sa mga anak ko po. Yan, eh. Talaga napakasipag ni Nanay. Ano? Kahit na malabo na yung mata ni Nanay, kahit na delikado na yung sitwasyon ng mata niya, is ang iniisip niya is makapagtrabaho para sa mga anak niya. Ayan, ang pagkakaroon ng sakit ay hindi hadlang para sa kanya na magtrabaho. Yan. So, Nay, ano kami sa'yo? Talagang proud kami sa iyo. Saludo kami sa iyo. Salamat po. Salamat po, ma'am. Sana medyo
Sana gumaling ni matang mo. Matulungan po, Master. Yes. Opo, nanay. Hahangarin po rin namin yan na marami pa kayong matulungan. God bless po, sir. God bless din po. Welcome po. Maraming maraming salamat po. Ayan po, nanay. Salamat. Limang sako ng bigas yan. Okay. At magpapasalamat din kami kay Comrade Mark at sa ating mga contributors. Yes. Dahil patuloy pa rin itong programa na ito. Yes. Marami pa ko sana po kayong matulungan. Yes. Okay. So, nanay, thank you so much and congratulations. Yes. 5 socks of prize. At sana gumaling ka na. Okay? So, salamat. Okay, thank you po, thank you po, thank you po. Sige. Bye-bye. Paalam na rin po kami, nay. Surat mo, nai. Five, five. Four, four. Zero, one.